Hello! Kumusta kayong lahat? Magandang buhay! Ang taas ng energy natin ngayon. For today's video guys, ay isishare ko sa inyo ang isang araw sa buhay ko dito sa Denmark. So while mga bata-bata pa tayo guys, gagala tayo hanggat pwede pa tayong gumala. Baka naman kasi magiging it's too late na kung tsaka pa tayo gagala. Kung may edad na tayo, masakit na ang mga buto-buto natin dyan. So mga guys, papunta pala kami sa probinsya ng Denmark. Mahaba yung biyahe, aabot siya na mga kulang-kulang 4 hours. At ayan, dumaan kami sa napakalaking tulay dito sa Europe. Basta sa mga nakaraang panahon, ito yung pinakamalaking tulay sa Europe, all around the world. Pero syempre sa ngayon, may nagsipagtayuan na ng iba't ibang tulay. So hindi na ito ang pinakamalaki sa mga nakaraang panahon pa to. Pero belong pa rin to sa pinakamahaba at pinakamalaking tulay. After naming mag-drive ng 1 hour mahigit guys, gipanggutom nami guys. So ayan, dumaan mo na kami dyan sa restaurants para kakain ng lunch. Sa atin-atin lang to guys ha. So nililibre lang ako nito. Kaya gora, kain lang ng kain. Syempre mga guys, sa araw na ito, magpa-social ta. Kakain tayo ng restaurant. Yung restaurant ba? Yung merong menu. Kasi yun daw yung totoong restaurant. Charot. Yung bang magtingin-tingin ka sa menu, tapos mag-order ka sa waiter, tapos lulutuin nila, tapos i-serve. Charot, yun yung restaurant daw. Pero syempre sa atin sa Pilipinas, restaurant na yung turo-turo ay. Tao guys, magsinaksak, sinagol, tagbisaya, karoon kayo muragi ka na, ansad ko magbisaya. Ay, ayan na nga mga guys, eto na, sinerve na sa amin ang aming in-order. Fast food lang din naman yan guys, pero mukhang social na rin to para sa akin, no? Rap talaga yung food na kinain namin guys, kasi libre. Charot. So, ayan na nga mga guys, mag-continue na kami sa aming destination. Sumakay pala kami ng boat. Sinakay din sa boat ang kotse na sinakay yan namin guys. Hindi ko na nabidyohan kasi ang sarap ng tulog ko. Maganda yung barko na yan guys kasi merong playground. Ayan, nag-i-enjoy yung mga bata. While nagbabiyahe kami dyan sa barko guys, ayan, may manlilibre na naman ng ice cream. So, kain tayo ng ice cream dahil libre to. Masarap talaga pag libre. Bitaw guys, nagpapalibre lang ako ngayon dahil wala akong work. Baka next time pag may work na, syempre ako naman ang manlibre. Antay-antayin nyo lang. Pero in many years pa yon. Isang oras pala yung biyahe namin sa barko guys. At pagkatapos ng isang oras, ayan, naglalakad na kami papunta sa aming sasakyan. Ayan guys, ito yung sa ilalim ng barko. Ayan. Dito nakalagay sa ilalim ng barko ang mga sasakyan na ibiyahe itawid sa dagat. Ayan na guys, malapit na kaming mudunggo. Mudunggo na ang barko. So, ang tubig oh. Napakalakas ng current. O, ayan na nga mga guys, ningdunggo na ang barko. At mag-continue na kami sa aming biyahe. Ang haba ng tulog ko sa biyahe namin. At eto na nga, nakarating na kami sa aming destination. So, ito yung probinsya sa Denmark guys. Ayan. May mga animals yung napuntahan namin guys. So parang zoo din siya oh. So magtingin-tingin ka dyan. Nag-enjoy talaga yung mga bata. Magtingin-tingin sa mga animals na yan. So dito pala yung lobby guys ng pag-iistihan namin. So ayan, nagbayad muna. Pagkatapos kinuha namin ang aming mga gamit. At ready na kaming mag-check-in. So ayan na nga mga guys, mag-check-in na kami. Dito kami matutulog. Sama-sama kami dito, mga pamangkin ko, sister at iba pang part ng family. Marami pala kami dyan guys, kaya tatlong kwarto yung pinag-iistihan namin. Kinagabihan yan guys, naghahanap kami ng restaurant na makainan kasi hindi kami pwede magluto doon sa pag-istihan namin. Kaya na nga guys, pumasok na kami sa restaurant. So ayan na nga guys, umupo na kami sa restaurant at nagtingin-tingin sa menu. Syempre, wala mang picture yung menu, kaya kung ano yung in-order ng kapatid ko, yun din yung o-orderin ko. Siya nang bahala para sa akin. Yung natikman ko pala yung pagkain dito sa restaurant na to guys, maalala ko yung pinakauna kong boss dito sa Sweden kasi Spanish yun. Medyo strict lang pero may tinagong bait din naman yun. Pizza pala yung pina-order sa anak ko at ito ay isa sa
favorite niyang food. Eto na yung in-order namin, guys. Hindi ko na-videohan yung iba kasi nakapokus ako sa pagkain. Nakalimutan kong mag-video ba? Pagkatapos namin kumain, guys, syempre bumalik na kami sa aming pinag-istihan. At maganda dito dahil friendly kid siya. May playground sa palibot, guys, kaya hindi talaga nabuboring yung mga bata. Nakakita ka na ba ng malaking chest? So ngayon lang din ako nakakita niyan, guys. Eto pala yung itsura ng palibot ng pinag-istihan namin, guys. Nakikita ko to sa mga vlogger dati, nagte-trending to. Yung bahay na bubong lang, uso din to sa Pinas na paupahan. Summer dito, guys, kaya maliwanag kahit gabi na. Naglaro muna kami ng football. Kinabukasan niyan, guys, nagkain kami ng breakfast dun sa pinag-istihan namin. Buffet pala yung breakfast dyan, kaya sulit, nabusog talaga kami. Eat all you can. Ito talaga yung sinadya namin, guys, ang makarating sa universe. Magandang sakyan yan. Dito sa universe, dinadayo din to ng mga tao. Maraming tao kapag summer. Kung pumunta ka dito, guys, is all about science. Marami din siyang playground, kaya maganda to para sa mga bata. Siguradong mag-i-enjoy yung mga bata kapag makapunta sila dito. So, ayan na nga, pupunta kami dyan sa mataas na building yung nakapaligid yung tubig. So, diba? Napakatalino ng gumawa ng building na yan. Yung nakapalibot yung tubig. So, yan pala yung entrance, guys. Nag-yellow. So, ang lamig dyan. Eto na, magsa-science lesson na tayo. Ito yung earth, guys. So, nandito din kami dumaan sa mga volcano. You know, the floor is lava. So, nag-enjoy yung mga bata. Maglaro-laro dyan. The floor is lava. So, picture lang pala yan, guys. At ayan, nagtatalon yung anak ko dyan. Ready? Get set, go. Talon. Pagkatalon niya nga, guys. Ayan na ang earth. So, dyan nagsimula ang earth. Charot. So, ayan na, guys. Papanoorin natin. It's all about science. So, kayo na lang umintindi dyan dahil hindi ako marunong mag-explain yan. So, dyan nagsimula ang earth. So, sa loob, makikita mo din yon kung paano magsimula ang kidlat. Irinig mo din yung dugdug. Actually, marami ako na video, guys, dito sa universe. Kaya lang nandun sa kabila kong cellphone. Kaya ito na lang muna yung may pasilip ko sa inyo. Pagkatapos namin mag-ikot sa universe, guys, nagugutom na kami dahil tanghali na niyan. At ayan, kumain muna kami ng tanghalian. Enjoy the meal! It's all about lemon! Bye!